Basta mga kaopinyon, pag-uusapan natin ngayong araw ang tungkol sa mga dayaan o mga paraan ng mga mandaraya sa karera ng kalapate. So tara, simulan na natin agad. Karera ng kalapate ay isang malaking sports, hindi lamang dito sa ating bansa kundi sa buong mundo. Malalaki ang papremyo sa karera, kaya marami ang mga sumasali. Bukod sa malaking papremyo, syempre nagdudulot din to ng ano, ng kasikatan sa mga nananalo, at syempre yung dun sa mismong ano, kalapate nananalo. Gaya nung si Armando. Si Armando pa lang na ibenta sa ano, sa auction ng humigit kumulang sa $1.4 million. O kung sa peso natin ngayon, pag kinumbert natin is nagkakahalaga siya ng humigit kumulang sa 65 million pesos. So biruin nyo, para sa isang kalapate, magkakahalaga ng ganon, 65 million pesos. Pwede na! Para ka na rin bumili ng isang anon, isang hasyenda. Tsaka makakapagpatayo ka na ng malapalasyong bahay. Tapos dito sa atin, pag bumili ka ng ganong kamahal na ano, na kalapate, tapos dito sa atin, isasali mo sa karera at biglang madadaya ka lang. Ito ang ilan sa mga paraan ng pandaraya ng mga ibang nag-iipon. So unahin na natin sa ano, sa singsing o yung pigeon ring. Oh, tama mga kaopinyon, bali sa singsing pa lang pwede na silang mandaya sa pagsuksok ng ring. So paano ko nga ba masasabi yung ganon? Kwento mo sa pusa. So eto, ganito yan. May mga series kasi na ano, yung ring, may mga series na nilalabas ang mga club para sa taon o petsa kung kailan siya ilalabas o nilabas para dun sa ano, sa race na yon. So dun natin malalaman kung anong taon nilabas yung ano, yung ring, at masasabing halos ayun din ang ano, magiging edad nung ano, nung ibon o nung kalapate. So paano ba sila na ano, makakapandaya diyan sa singsing na yan o sa ring? So syempre simple lang, pero ano, pero rock. Kung ang club ring nyo eh maglalabas ng ring, halimbawa ngayong 2021 series, 2021 series. So sa may pa nila i-release yung ring. So dapat kung sa May ilalabas yung ring, ngayon ka palang maghahanda o ngayon ka palang magbibreed ng kalapate para sa buwan na yon meron kang inakay na mapagsusuksukan nung ano, yung series na yon, para mailaban mo dun sa karera na yon. So paano nga sila makakapandaya yung mga mandaraya, no? So kung ikaw eh magbi-breed ka pa lang, para paghahanda mo mag-breed yung sinasabi na ilalabas nilang series. So yung ibang mga mandaraya na ano, na pancheer, yung mga ibon nila nagte-training na. So yun, tama na, tama yung narinig nyo. Nagte-training na yung mga ibon nila, pero hindi nila siningsingan. So saka pa lang nila yung sisingsingan pag available na o lumabas na yung ring para dun sa race na yon. So in short, ikaw nagbi-breed pa lang,
si Mandaraya eh nakapag-training na ng mga kalapati niya. So, di ba ang galing? Ang tanong, paano nila ano 'yon? Isusuksok dun sa kalapati nila. So, ganito po 'yan. Meron silang pang-ipit sa paa ng mga kalapate at pwersahan yung isusuksok ang ring. Kaya kawawa naman ang ibon at siguradong mapipilay sila. Pero sakto naman yun, mga 1 or 2 months bago mag-training yung mga ano, young bird na ligit. So syempre yung sa kanya magaling na yung paanon for sure, diba? So simple lang, pero rat ganun lang ginagawa ng mga mandaraya. So eto pa yung pangalawa, isa pang posibleng ginagawa ng mga mandaraya. So maaaring ang ibon mo na sinali sa karera ay hindi na nakaabot pa sa ano, sa release point. Kwento mo sa pusa! O sa araw mismo ng release nila, kung saan sila papakawalan ng sabay-sabay. So paano ko naman yan nasabi? So maaaring ang ibon mo na kinarga sa track, dun pa lang sa track ay nakurso na dahan na o napasama sa kinuha ng mga mandaraya. Para syempre, ano, ibibenta nila yun, no? Kaya naman gagawin ding breeder. Kaya yung mga ibang ibon nagtataka ilang buwan o taon bago nakakabalik sa kanila ang kanilang mga ibon. Bukod pa sa mga ano, sa mga tumukod o nadagit, kaya hindi na nakakauwi o matagal bago makauwi yung mga ibon. So paano nga ba yon, mga kaopinyon? Simple lang yon. Pagkakarga mo ng ibon mo dun sa truck o dun, kung hindi man sa truck, dun sa magre-release ng mga ibon natin, alam ba natin o alam mo ba kung anong nangyayari dun sa mga ibon? Kahit nakalak yun, pwede nilang tanggalin yung lock nun dahil sila rin naman ang magre-release nun na hawak-hawak nila ang lock. May possibility na pwedeng kumuha o makuha yung mga sinampa natin dong ano, ibon dun sa truck pa lang. So hindi na siya aabot. Hindi na siya aabot dun sa ano, sa release point. So paano pa makakauwi yung ano mo, yung ibon mo kung nakuha na dun pa lang sa truck? So yung mga pwede rin tong pandaraya, mga kaopinyon, yung mga ibang pancher na nagkakarga ng mga may sakit na ibon. So masasabi rin nating pandaraya yon, di ba? Bawa yung ibon ano, yung ibon nila ang ikakarga eh may sakit para mahawa yung mga ibang ano nyo, ibon, samantalang yung iba, siyempre pag doon na sa ibang ano yon, butas ikinarga o sa ibang lalagyan, yung mapapasama doon sa ano, sa napaglagyan ng may sakit, syempre possible na mahawa yon. Di talo ka na pag nahawa yung ibon mo. Pwede na! Hindi lang sababagal o baka hindi na makauwi yung ibon mo dahil nahawa na nga siya ng sakit. So yon, dito na tayo sa pinaka simple na pandaraya. So eto, malamang alam na din to ng mga ibang panchir. So eto yung sinasabi ko eh siguro alam niya na, di ba? Pero sige, para sa mga kalaman nating lahat, ang pinakastig sa lahat na pandaraya is yung mananalo ang ibon nila nang walang kahirap-hirap. So paano ba mangyayari ang ganon? Ito ang pinakasimple at ano, astig talaga. Habang ang mga ibon natin o mga ibon nyo ay nagpapakahirap sa paglipad, makauwi lang ng bahay, makauwi lang sa kanilang mga amo para maiklak sila. So si Mandarayang Panchir eh syempre nag-aabang lang ng oras ng release at tatantyahin niya lang ang oras ng balik ng mga ibon at boom! Instant winner na agad siya.
So, siya pa ang unang-una na magka-clock. O unang makakauwi ang ibon niya. Pwede ring hindi siya maging first kung anong gusto niyang maging place. Pwede siyang maging second o third lang kung gugustuhin niya. Kung gugustuhin niyang kung anong pwesto ang gusto niya dun sa ano na mapanalunan. Eh paano ba mangyayari ang ganon? Simple lang niya mga ka-opinion. Ganto lang yan. Yung ibon nila o yung kalapati nila eh hindi na kinarga dun sa truck. So, nilagyan lang ng sticker, mga ka-opinion, yung ibon nila, akala mo si kinarga dun sa may truck, yung pala, diretso uwi dun sa kulungan, diretso na dun sa bahay. So, kinabukasan, maghihintay lang si Mandaraya na ma-release, na dumating ang oras para ikaklak niya na agad yung kanyang ano, kanyang ibon. Dahil nandun lang pala sa kulungan niya, nanginginain na. Samantalang yung iba, eh magpapakahirap na umuwi dun sa mga sarili-sarili nilang mga amo, sarili-sarili nilang mga bahay. Samantalang si Mandaraya, ayun, sitting pretty lang, nanonood lang. Babasalan ng mga ano, messages dun sa group nila. Hintayin lang. Oh, na-release na yung ibon natin. Oh, mag-aabang lang siya ng ano, ng oras, tapansyahin niya lang. Oh, siguro mga 3 oras yan, simula dito, dito pa rin ang ibon eh. So, mag-aabang siya. Wala pang nagka-clock. Oh, pwede na agad siyang mag-clock dahil nga yung ibon niya is nandun lang sa kulungan niya. Nanginginain. Ikaklak niya na lang. So, nagets nyo ba, mga ka-opinion? Baka hindi nyo pa rin nagets. O, papaliwanag ko pa ba ulit? Yun, ito ang pinakastig sa lahat. Ito nga, yung ano, akala nyo, kinarga yung ibon. Yung pala, nandun na sa kulungan. Nilagyan lang ng sticker. Tapos, pagka, ano, umaga, ikaklak niya na lang agad. So, possible pa, ito pa, may isa pang, ano, pahabol ako na, ano, possible din na, ano, na madaya ang mga ano natin, mga kalapati natin sa race. So, syempre, yung sticker, may possible din na, ano, madaya tayo dyan. Kasi, syempre, san ba, o sino ba ang gumagawa nung, ano, nagpiprint nung sticker na yon. So, saan niya ba ginagawa yan? Malamang sa Excel yon o ano. Possible dyan is, may duplicate. May duplicate yung sticker na dinidikit dun sa ano, sa singsing ng mga ibon natin, mga kalapatid. So, syempre, pag may duplicate, yung isang ano niya is kinabit dun sa isang kalapate, sa isang ibon. Tapos yung isa, hawak-hawak na mismo nung may-ari ni Boy Daya ng Mandarayang Pancir. So, kahit hindi pa nakakauwi yung ibon niya, pwede niya nang i-clock yun. Basta hihintay niya, siguradong makakauwi lang yung ibon niya. Dahil syempre, may training na rin naman yun. Diba? So, ayan, mga ka-opinion, hanggang dito na lang muna tayo. So, paalala muli, ang inyong napanood ay pawang mga opinion at saloobin ko lamang. Kung meron kayong mga komento at opinion, so, pa-comment na lang dyan sa ibaba para mapag-usapan natin. So, bye-bye. Peace.